Hello people! Kahapon, di ba, nag-bake tayo ng loaf bread or sliced bread at dalawa yun. Isa ito, tapos yung isa yung buo talaga siya na sliced bread. So ito, gagawin natin tong Korean cream cheese garlic bread. Tunahan ko na kayo my own version kasi kung ano lang yung available dito, yun lang yung gagamitin nating mga sangkap. So ginawan ko lang yan ng line para meron tayong mapaglagyan ng cream cheese later. Hiniwa natin yan na pa-square-square pero hindi natin yan sinagad yung paghiwa. Tinansya ko na lang yung oras na paggawa ko niyan para sa breakfast ng alaga kong nag-i-exam dahil on the way na siya sa mga oras na yan, pabalik ng bahay 9:30, tapos sakto namang breakfast time ko din. Yung panganay na alaga nagbaon kanina, yun na nga yung grilled cheese sandwich yung kanyang baon. Hindi ko napabaunan nito. Wait, 1, 2, 3, smile with beautiful eyes. Hindi ko siya napabaunan dahil mahaba-haba yung proseso, baka malate siya. At dito na tayo sa cream cheese filling natin. Wala tayong cream cheese bar, pero meron tayong cream cheese spread. So, ito ay medyo ano to siya, medyo runny, medyo ano siya, medyo thin yung kanyang texture kaysa sa doon sa cream cheese bar. Tamang kutob-kutob lang yung nilagay ko, pati yung condensed milk. Depende sa gusto nyo yung tamis. Ako naman, tamang-tama lang yung tamis dyan. Nag-agaw yung alat at tamis ng cheese at yung condensed milk. Then, nag-add tayo ng fresh garlic dyan. Tapos, nag-add ako ng mozzarella cheese. Yung aking alaga na kakain nito ay alam kong kakain siya nito dahil mahilig yun sa cheese. Kaya, nag-add pa ako ng more na mozzarella kasi nga, para makita niya talaga na cheese yun. And then, wala tayong parsley. Wala din tayong fresh parsley. Pero meron tayong bay leaves na dried. Kaya yun yung nilagay ko. Hindi na ako naglagay ng milk dyan sa ating cream cheese filling dahil enough na yung consistency ng ating cream cheese spread. Minix lang yun mabuti and then yun na yung pinaglalagay natin sa mga bread na hiniwaan natin kanina. Ayaw ko din ng sobrang daming cream cheese na ilalagay na pag maluto ay magkalat-kalat siya or sobra. Parang feeling ko overload na yun sa cheese. Naglagay pa tayo mozzarella, naglagay pa tayo ng cream, butter. Kumusta naman yung cholesterol? Ito naman, in a bowl, nagtunaw lang tayo ng butter, isang itlog. Inad ko lang yung kunting milk na brinash natin kahapon pag bake natin ng sliced bread. Then, nag-add tayo ng condensed milk and then cooking cream. Cooking cream or yung all-purpose cream. Tapos, fresh din na garlic, naglagay din tayo dyan. At dried basil leaves dahil wala tayong dried parsley or fresh parsley leaves. Paghahaluin lang natin yan lahat, yung condensed milk dyan, tansyahan lang yung nilagay ko. Depende sa gusto nyo. Kung gusto nyo ng masyadong matamis, so mag-add kayo ng condensed milk. And then, saka natin yan ilublob yung ating bread na ilagyan natin ng cream cheese filling kanina. Medyo pricey itong bread na to dahil yung mga sangkap, cream cheese, all-purpose cream or heavy cream, butter, medyo ano, tapos yung ating mozzarella cheese, medyo mahal talaga kung sasadyain yung paggawa. Ginamitan ko yan ng air fryer, pwede naman sa oven. Pricey, pero sobrang yummy. Yung extra sauce natin, yung butter mixture, ay inad ko na doon on top. Tapos naglagay pa ako ng extra mozzarella cheese. Pwede kayong mag-add din ng parmesan cheese. And then, yung temperature ng ating air fryer, 160. At binake ko lang yan, nilagay ko yung timer ng 30 minutes. Pero binake ko lang yan ng 20. Siguro pag mag-bake kayo nito, mga 15 to 20 minutes. Depende sa gusto nyong kulay. Timing na timing yung dating ng aking alaga na nangamoy garlic bread yung ating bahay at tamang-tama naman yung pagkaluto sa oras ng dating niya. Tapos, nahirapan ako sa pagtanggal dyan sa tinapay na yan dahil dumikit sa air fryer. Hindi ko na preheat yung air fryer. Tapos, hindi ko pa na-brush ng oil or butter man lang. Yung isa, sinerve ko yan sa alaga ko. Yung isa naman sa akin. Yung isa naman, binigay ko sa driver. At nang gusto ko ng alaga ko niyan, nilagyan niya ng ketchup. Pero kalahati lang dahil sa sobrang laki ba naman, hindi niya daw kayang ubusin. At nung dumating yung panganay na alaga, yung kalahati, kinain niya din. Pati naman yun sa akin dyan, hindi ko din naubos. Sobrang laki. Ang gagawin yung tamis at alat ng cheese at condensed milk. Garlicky.
masarap. Ayoko din ng masyadong ano, maraming cream cheese. Yung kagaya sa iba na ano, sobrang messy na sobrang, basta overload na siya. Sarap. Init. Perfect niya. Yeah.